Kumusta mga kabasketball? Umiikot pa rin naman ang balita mga kabasketball na itong ating Jordan Clarkson ng Gilas Pilipinas ay mayroon pa rin namang posibilidad na mauwi sa Los Angeles Lakers. Pero napabalita nga kahapon na gusto daw ng Utah Jazz na may kapalit na first round draft pick para dito kina Jordan Clarkson kay Bojan Bogdanovic. And tanong natin dyan mga kabasketball, ay hindi ba sulit ang first round draft pick kahit dalawa para dito sa dalawang veterano? Maraming playoff experience at subok na subok na na kayang umiscore ng hindi lang 15, 16, 20 at minsan kaya pang tumrenta. Kahit sabihin natin na mga role players ang dalawang ito o sixth men, abay, ang experience ng mga ito ay hindi matatawaran. Parang ganito lang yan mga kabasketball eh no? Si Kawhi Leonard isang taon lang dumapo sa Toronto Raptors. Pero anong naging kapalit? Nagkaroon sila ng kampiyonato. Na kumbaga eh, naibigay ni Kawhi Leonard yun kahit na isang beses lamang kumpara mo naman sa hanap kayo ng hanap ng mga bagong rookies na magpapalakas ng iyong koponan na walang kasiguruhan kung makakakuha ka ng kampiyonato mula sa kanila. At isa pa mga kabasketball, hindi ba si LeBron ay kakapirma lang ng dalawang taon para sa Lakers na extension? Kumbaga sa dalawang taon na yan ay dapat man lang makatasan nila ng isa o dalawang kampiyonato yan. Kumbaga kung kukuha ka ng mga players ay dapat yung kasabayan na ni LeBron James at hindi yung mga bata pa na imi-mentor pa at hihintayin pang mag-develop. Ano ba ang pinaghahandaan ng Lakers sa future kung makakakuha naman sila ng isa o dalawang kampiyonato kung masasamahan si LeBron James ng mga solidong role players? Abay, meron na naman kayong Anthony Davis dyan, LeBron James, samahan na lang. At meron pa ang Russell Westbrook, hindi ba? Samahan na lang ng mga solid, ng mga supporting cast. Abay, pupwede pa yan talagang magkampiyon. Para sa akin, tinodo na nila lahat ng pwedeng ibigay nila kay LeBron, pati mga sweldo, pati kay Anthony Davis, Russell Westbrook, itodo mo na rin pati sa mga role players para makuha lamang ang kampiyonato dahil yun naman talaga ang goal mo. Tsaka mo na lang isipin yung pag-rebuild kapag nandyan na yan. Dahil naman pag umalis na itong si LeBron James o kaya naman ay magretiro na, ay malaking bahagi ng kanilang salary cap ay matatabas, hindi ba? Isa pang halimbawa ay hindi ba ipinagdadamot pa noon itong si Talen Horton Tucker, ayaw pang ibigay dahil future daw siya ng Lakers. Saan na uwi? Wala rin, ipinamigay din. Kaya para sa akin, kumbaga, huwag nang mag-inarte para sa mga future first round draft pick. Para sa akin, sulit na sulit kung makukuha nila si Bojan Bogdanovic at si Jordan Clarkson kung pwede silang parehas o kaya kahit na isa kapalit ng isang first round draft pick. At syempre, may iba pang players na magkakapalitan dyan. Ayan ang pag-usapan natin sa comment section. Dapat pa bang mag-inarte itong Los Angeles Lakers? Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is...